Magandang umaga Pilipinas, patuloy pa rin ang pagbibigay namin ng mahalagang impormasyon sa gitna ng pandemya na kinakaharap hindi lamang ng ating bansa kundi ng buong mundo. Sa loob po ng ilang buwan dahil sa isang krisis pangkalusugan, unti-unti na nga po nagbabago ang ating mga nakasanayan. Ngayong umaga, kasama mga kawani ng pamahalaan, ating sasagutin ang maraming katanungan, bibigyan pansin ang mga dapat mapag-usapan sa gitna ng umiiral na community quarantine. Good morning, Rocky. Good morning, Secretary. Kaya naman po kasabay ng pagtutok sa inyong mga tahanan, makiisa at makialam sa mga ipinatutupad na guidelines ng pamahalaan upang malampasan natin ang hamon dulot ng pandemya. Mula po sa PCOO, ako po si Undersecretary Rocky Ignacio. Ako naman po si Secretary Martin Andanar. Ito ang public briefing hashtag laging handa, PH. Upang sumagot sa mga tanong ng bayan, maya-maya lang makakasama natin sa programa sila Department of Interior and Local Government Secretary Ed Anyo, Palawan Governor Jose Alvarez, at Atsek Alex Avila ng Department of Labor and Employment. Makakasama rin natin sa paghatid ng ulat ang mga PTV correspondents at ang Philippine Broadcasting Service. Para naman po sa inyong mga katanungan, maaari kayong mag-comment sa live streaming ng ating programa sa PTV Facebook page. Samantala, umapela si Senator Bongo sa Department of Social Welfare and Development at iba pang ahensya na pabilisin ang pagpapaabot ng mga benepisyo para po sa centenarians as provided by the law at unahin ang kapakanan ng mga matatanda lalo na ngayong nahaharap ang bansa sa banta ng COVID-19. Anya, malaki ang maitutulong ng benepisyong ibibigay ng pamahalaan para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Ayon sa Centenarians Act of 2016 or RA number 10868, ang lahat ng mga Pilipinong aabot sa edad na 100 taon ay makakatanggap ng letter of felicitation mula sa Presidente ng Pilipinas upang batiin ang centenarian at mag-abot ng cash gift na nakakahalaga ng 100,000 piso. Base sa report ng DSWD, 28.9 million worth of centenarian cash gifts ang naipaabot na sa 289 na mga Pilipinong nakaabot sa 100 taon at higit pa. Sa kabilang banda, siniguro naman ang kagawaran na magkakaroon sila ng house-to-house delivery ng incentives ngayong may pandemya. Para naman mas lalo pang mabigyan ng sapat na atensyon at pangailangan ng ating mga overseas Filipino workers sa gitna ng pandemya, isinusulong ni Senador Bongo ang pagpasa ng Department of Overseas Filipino Workers Bill. Kamakailan, pinag-usapan sa ginanap na Senate Committee hearing ang iba't ibang concerns o bills kaugnay sa mga OFWs na may malaking kontribusyon sa lipunan at ekonomiya ng bansa na marapat lamang na masuklian sa pamagitan ng mas mabilis at maayos na pagtugon sa kanilang mga hinaing at pangailangan. Ngayong naharap sa pandemya ang maraming bansa, maraming stranded OFWs ang apektado, nawala ng hanap buhay at naharap sa depresyon dahil sa COVID-19. Anya, bukod sa OFW Bank, mayroon na rin kauna-unang ospital na nakalaan para sa mga OFWs at pamilya nito. Kabilang sa mga natalakay sa nasabing hearing, ang bills gaya ng Senate Bill 317 o Overseas Filipino Workers Credit Assistance Act, Senate Bill 566 o ang Business Incentives for OFW Act at iba pa. Sa pagpapatuloy po ng iba't ibang programa ng pamahalaan laban sa COVID-19, alamin natin ang mga mahalagang updates sa pagpapatupad po ng guidelines sa mga LGUs. Kaugnay po dyan, makakausap natin si DILG Secretary Eduardo Anyo. Magandang araw po, Secretary. Ay, magandang umaga naman, Joseph Rocky, at magandang umaga rin kay Secretary Martin sa ating mga nanonood. Secretary, unahin ko na po yung tanong na ating mga kasamahan from Joseph Morong ng GMA News. Mag-expire na po ang Bayanihan to Heal as One Act. May epekto daw po ito sa operasyon ng IATF at ng NDF? Hindi. Tuloy-tuloy naman ang IATF. No? Ito naman ay cover ng isang executive order at tayo pa rin ay nasa tinatawag natin public health emergency.
at tayo pa rin ang kinakasangkapan ng ating pangulo upang ipatupad ng kanyang mga direktiba kaukol sa ating pagharap dito sa COVID crisis. Opo, mula pa rin kay Joseph Morong, with the trend in COVID data in Metro Manila, do you think magre-revert ba daw po sa MECQ from GCQ or tuloy na tayo sa MGCQ? It is still early to say or to conclude, Yusef Rakis. Kailangan pa natin munang aralin yung lahat ng mga data at meron pang ilang nalalabing araw bago pag mag-July 1 or June 30. So, titingnan muna natin at papakinggan natin yung report ng TWG on analytics and data analytics para makapag-decide tayo at makapag-decide mabuti sa ating pangulo. Opo, nagpadala rin po ng katanungan ng ating kasamahan sa media na si Laila Salaveria ng Philippine Daily Inquirer. Ito po ang kanyang tanong, Secretary. Kailangan bang isama pa ang military sa pag-enforce ng quarantine sa Cebu City and Cebu Province? Hindi ba daw pa sapat ang police efforts? At ano daw po exactly ang gagawin o pwedeng gawin ng military? Well, unang-una, kulang ang manpower ng ating kapulisan sa Cebu City para ipatupad yung ECQ. Kaya kailangan natin ng additional manpower at ready available naman ng ating armed forces, no, sa Central Command. At nagdagdag pa rin tayo mga galing sa Bicol, galing sa Region 6 at galing sa Manila. Kasi gusto nating, katulad ng ginawa natin sa Metro Manila, talagang extreme lockdown para naman mapanatili ang mga tao sa kanilang bahay kung hindi naman talaga importante yung kanilang mga gagawin. At hindi lang naman yung pagpapatupad ng restrictions, marami pa rin tayong gagawin dito sa Cebu City, no? Galing kami doon ni Secretary Charlie Galvez, Secretary Duque, Secretary Lorenzana, at hanggang ngayon ay nandun pa rin si Secretary Simato, no? Unang-una, yung stricter ECQ implementation para ang lalabas lang talaga ay ang mga tao na mayroong essential errands, bibili ng pagkain, kamot, emergency. At kailangan din ang additional health workers, no, para dagdagan yung mga doctors, nurses sa private hospitals, sa government hospitals. Kasi marami na rin doon ang tinamaan ng virus at kailangang i-quarantine, no? At pati rin yung mga tinatawag nating mga na-expose. Kailangan din natin magdagdag ng mga isolation facilities at dito ay gagawa ang ating DPWH ng mga tinatawag nating step down facilities para ma-develop natin yung mga hospitals ng mga mild symptoms, doon na sila, at makapagbigay din tayo ng accommodation sa mga health workers natin para hindi na muna sila uwi ng bahay at hindi mahawa yung kanilang mga kasamang pamilya. So dapat yung malapit na lugar ay doon na lang natin itutuloy yung ating mga health workers at para mapangalagaan din natin sila. At kailangan mailabas natin yung mga positive sa home quarantine. Dapat mailagay natin ito sa ating mga isolation facilities kasi hindi nababiolate ang quarantine protocols at doon din nagsisimula ang transmission sa community. At kailangan talaga ma-decongest natin yung hospital para nandoon na lang talaga yung mga severe at tinatawag natin yung mga critical, no? At kailangan ma-advocate natin sa mga kababayan natin sa Cebu na huwag nating hintayin lumala pa ang symptoms. Kung kinakailangan madala na kagalit tayo sa ospital, ano? Marami tayong cases sa Vicente Soto Memorial Medical Center ay namamatay na sa ER pa lang. Within 48 hours ng pagkadala ay namamatay na dahil talagang sobra na yung symptoms. Parang nagtatago o ikinahihiya ng ating kababayan yung pagkakaroon ng COVID at ayaw nilang pumunta ng hospital kagad. Kaya sana ay magkusa tayo, no? At yung pag-impose ng strict health standards, yung pagsuot ng face mask, physical distancing, at saka yung personal hygiene. So lahat yan ipatutok sa Cebu City. Opo. Secretary, nagpadala rin po ng tanong si Arian Meres ng ABS-CBN. Ito po ang tanong niya, expired na po ang IATF passes. What happens to this? Is there a need to renew? At ano pa naman, ano? Yan naman ay i-honor pa rin natin. No? Kung i-renew pa natin yan, maraming trabaho pa rin. Hindi naman nabago yung pagkatao ng may hawak ng ID. Meron din naman silang kasamang accompanying company ID. I-honor pa rin natin.
Apo. May tanong naman po si Pia Rañada ng Rappler. Ito po ang tanong niya. What pushed President Rodrigo Duterte to certify the anti-terrorism bill as urgent on June 1st in the middle of the pandemic? Did any official request that he do this? Has the President expressed any concerns to you or other security officials about the anti-terrorism bill? Ang terrorism, you know, with or without pandemic, tuloy-tuloy yung activities nila dyan. No? Makita naman natin, may mga nagaganap pa rin engkwentro sa hulo, kahit sa ibang panig ng Pilipinas. At tumingin ka naman sa ibang bansa. No? Since nag-start ng pandemic, we recorded about 10 incidents na karoon ng terrorism. So hindi naman yung kinakailangang matong pandemic bago natin harapin yung problema ng terrorism. At yan ay 3 years in the making, yung bill na yan. No? Hindi yan kahapon lang o no, isang buwan lang. 3 years in the making at maraming mga public hearing ang naganap dyan. Kasama rin yung mga tumutuligsa, inimbitahan din sila. So there's not things what we call a necessity, no? Para maipasayang ating anti-terrorism bill. Opo, Secretary, mula naman kay Salerina Monte ng Manila, Simbun, ito po ang tanong niya. If ever, how many or estimated number of additional government troops will be or have been deployed in Cebu City to assist the local police? Do we expect more arrests in Cebu City if magpasaway ang mga tao doon? Yes, tuloy-tuloy ang ating gagawin pag-apprehend ng mga sasaway doon. In fact, if I'm not mistaken, mula nung June 15, ay almost 2,000 na yung na-apprehend natin ng mga violators dito. At sa ngayon ay meron doon tinatawag natin na 55 quarantine checkpoints na pinapatupad. At for the last 24 hours ay nakapagdagdag pa tayo. May darating pang additional na 150 personnel, no, from the headquarters ng Philippine National Police. Ito ay mga SAP, no, na mag-augment dito. Kailangan kasi may pakita natin na seryoso tayo sa pagpatupad ng ECQ. Nakaka-alarm ang numero ngayon sa Cebu City, no. In fact, ang sa Cebu City alone, no, meron tayong 5,088 positive cases, no. Sinobrahan pa niya yung ating Manila at saka yung Quezon City. Ang Manila ay meron lang 2,008 at ang Quezon City ay 2,993. Ang Cebu City ay yan ay nasa 5,088. So hindi yan normal, no, sa trending na tinatawag natin. Maybe ngayon nakikita natin ito yung sitwasyon, kayang-kaya, but they don't foresee in 2 weeks time kung ano po pwede mangyari. Kaya nga nagpapa-inventaryo na tayo doon, no? Ilang crematorium services pa talaga meron doon sa tatlong malalaking siyudad ng Cebu. At titingnan natin kung lalala yung sitwasyon ay dapat ready tayo. No? Kaya nga, ngayon pa lang ay in-implement natin yung ECQ at dadagdagan natin yung mga health workers natin para hindi na tayo aabot sa mga ganun pangyayari na katulad ng naranasan natin sa Manila, particularly sa Quezon City, na kung saan umaabot na ilang araw bago natin makremate yung mga cadavers. At nag-rent pa tayo ng refrigerated vans, no, para lang yung mga nakapila ay ma-accommodate, no. So wag na tayong aabot sa ganun. And alam mo, nakapanayam din namin yung mga doctors, no, private and government doctors yesterday morning. And I salute all of them, our health workers. Bilib ako sa kanila. Despite of the hardships, they're still willing to do their part to fight this war against COVID. I really salute you. I know the hardship and the predicament. Hihiya ka ng iba, but they are holding on. So, supportahan natin yung mga health workers natin. Opo, tanong naman po mula kay Patrick De Jesus ng PTV. Kumusta po daw ang naging pagbisita ninyo sa Leyte kahapon at ano-ano ang mga napag-usapan about controlling COVID-19 after ma-report po na may sudden spike ng cases doon at under strict monitoring din ngayon? Yes, you say crappy, no? Nagkaroon talaga ng spike dito sa Region 8, no? A total of 431 cases at ang active ay 392. Ang mga doctors nurses natin ay umabot na ng 80, no? Yung mga infected.
Ito ay nakikita natin na nagmula sa mga OFW at LSI. In fact, sa LSI natin, 218 ang positive. No? Kaya ang request ng ating mga local government officials, no, nagkaroon kami ng pulong doon, yung mga governors at saka mga mayors, no, at pati rin yung mga ibang stakeholders doon sa Palo Leyte at sa pangunguna ng ang nag-host si Governor Padilla, ang request lang nila ay magkaroon muna ng suspension ng port ang pagdadala ng LSI dito sa Region 8 habang idideclare nila yung kanilang isolation facility. Sa ngayon ay puno ang kanilang isolation facility. So kung darating na naman yung maraming LSI, ang problema nila ay ayaw nila, ay paano nila ma-quarantine yung mga LSI na ito. Ayaw naman nila na home quarantine ang gagawin dito kasi hindi sila sigurado baka lalabag sa protocol. So I am going to accede and accept their proposal. So ang gagawin natin, no, for 14 days, lahat ng pupunta sa Region 8 ay iipunin na lang muna natin. Pagkatapos ihatid na lang natin ang barko after matapos yung 14 days at ready na naman, no, ang kanilang isolation facilities. Ang gagawin nila doon, pag alis ng mga nakadulog doon ay i-disinfect muna nila. And then we will organize this transport of LSIs going to Region 8. Check Ed, good morning po. Dahil sa pagdami ng naitatalang kaso ng COVID-19 sa Cebu City nitong June 23, pansamantalang sinuspindi muna ang nasa 250,000 na enhanced community quarantine passes. Paano naman daw po yung mga kailangan talagang lumabas, lalo na kapag may emergency? Ano po ba ang plano ng DILG dito, sir? Unang-una, Secretary Martin, kahit naman sinuspindi na natin yung mga 250,000 quarantine passes, nandiyan naman yung tinatawag nating mga authorized persons outside of residence, no? Namumuna rito yung ating mga frontliners, yung ating mga involved sa food and medicine businesses, yung mga emergency cases, no, yung mga magda-dialysis, tuloy-tuloy pa rin yan, yung mga utility services like water, light, telecompanies, at higit sa lahat, no, kinansel din yun sapagkat si Mayor Lobelia ay mag-i-issue naman ng panibago o yung tinatawag nating one quarantine pass for every household or every family. Kasi napag-alaman natin, no, 99,000 yung households doon at kung merong 250,000 passes, parang wala rin yung quarantine, no? Parang lahat din ay pwedeng lumabas. So ang gagawin lang natin, yung one member of the family, yun lang ang pwedeng bumili ng pagkain at sisiguraduhin na ito ay hindi minor or senior, no? So okay pa rin yan. Meron pa rin tayong provisions para naman makabili, makarun ng importanteng errands yung mga member ng family. Sec Ed, base po sa inyong report sa huling speech ni Presidente Duterte, nasa 1,363 violation sa IATF guidelines ang naitala sa report. Ano po ba yung mga parusa na maaari nilang karapin? Ito, ina-apply natin yung bayanihan act, no? Pwede silang makulong hanggang 6 na buwan at pwede rin silang magmulta ng hanggang 2 milyon, no? At siyempre, no, meron pa ibang kakibat na mga violation na i-apply dyan kung may apply mula sa revised penal code, no? At dito pinaigting kasi natin, no, dalawang cases 'yan, administrative at saka criminal cases. Ang criminal cases ay hinahandle ng CIDG. At sa total na 264 cases na hinandle, no, out of 728 suspects, we have filed 157 cases to the fiscal office at ang iba ay ongoing pa. Sa admin cases naman, 153 barangay captains at 5 SBs ang ating iniimbestigahan. 20 barangay captains naman sa Metro Manila na isampa na natin sa ombudsman. No? Ito lang para gusto natin ipakita na sa pag-uutos na ating Pangulong Duterte, ayaw niya na merong nananamantala at nag-aabuso habang may mga pandemic tayong naharap.
Habang tuloy po ang distribution ng second tranche ng Social Amelioration Program ng DSWD, paano natin sinisiguro na wala nang mananamantalang barangay officials dito, sir? Nabanggit niyo na po na talagang sinisiguro niyo na walang mga barangay officials na mag-aabuso ng kanilang kapangyarihan dati po. Sa tulong naman ng ating mga local chief executives, ay sinusupervise natin at tinutulungan yung ating DSWD. No? At ang maganda rito ngayon kasi, yung relief agad application yung ginamit. Dahil meron silang SAC form data na nasa DSWD, karamihan dyan yung mga tinatawag natin automated payment na digital wallet, account transfer, money, bank-to-bank transfer, at yung mga purpose naman, antimano, may records na. So, konti na lang actually yung pagiging direkta sa distribution. And hopefully, no, within the week, ay matapos ng DSWD yung pag-roll out ng second runs. Sir, panghuling tanong na lang po, nagpaplano si Presidente na umikot sa mga kampo sa buong Pilipinas sa mga susunod na araw. Ang tanong ko po, sir, paano po yung usual na nagkakaroon tayo ng mga liga ng mga barangay, liga ng mga mayor, mga gobernador? Ito po ba ay mangyayari pa rin sa taon na ito sa pamagitan ng virtual na pagpupulong? Tama ka, Sec. Martin. No, yan na ang ating talagang bagong kalakaran or normal sa mga pagpupulong. Puro mga virtual na tayo, no, use different applications. At mas epektibo pa nga kasi mas lalong marami ang nakaka-attend at lesser pa nga yung mga sessions. No? Hanggang hindi pa siguro nagkakaroon ng bakuna at talagang pwede na tayong pumunta sa tinatawag na ating bagong normal o yung original na normal, kailan muna talaga ng mga innovation. Pero ang Pangulo, talagang gusto niyang bisitahin ng personal yung ibang mga tropa natin na napapalaban. Alam mo naman, ang ating Pangulo ay pusong sundalo, kaya hindi natin mapipigilan yan. Sisiguraduhin na lang natin na ligtas ang ating Pangulo. Ang gusto niya unahin yung mga kung saan nagkaroon ng malalaking labanan. So in-expect natin na talagang gagawin ng Pangulo natin yan probably next week. Maraming salamat po sa inyong panahon, DILG Secretary Anyo. Mabuhay po kayo at mabuhay po ang Department of Interior and Local Government. Maraming salamat din, Secretary Martin and Yusef Rocky. Mabuhay kayo. Upang alamin ang kasalukuyang kalagayan ng lalawigan ng Palawan, makakausap po natin si Governor Jose Alvarez. Magandang araw po sa inyo, Gov. Magandang araw dyan, Sec. Martin. It's good to see you again, Gov. Yes, sir. Dahil sa mga nadadagdag na kaso ng COVID-19 sa probinsya, may posibilidad ba na magpatupad ng lockdown sa inyong lalawigan dyan po sa Palawan sa mga susunod na araw? Oh, hindi naman yun, Sig Martin, dahil kontrolado naman natin yung dumarating dito in accordance sa mga abiso ng barko, aeroplano. Sinasalubong natin yan at talagang tinutugunan natin ng yung required health protocols diretso sa mga munisipyo or kung mag-positive doon sa RDT. Gov, sa ngayon, ilan po ba ang active cases natin dyan? I don't think it's necessary. Alright. Nabalitaan ba natin yung active natin dito? Wala pa nga. Medyo putol-putol ang ating komunikasyon with Governor Alvarez. Gov, can you hear me? At saka nasa hospital ngayon. Wala pang 30. Pero ano lang eh, mga yung na-discovery natin dito sa city na sa hospital ng Palawan, nasa tatlo pa lang yung lahat-lahat nagpositibo. Kaya busy tayo ngayon na tinutulungan din natin yung city sa contact tracing. Yun ang pinaka-importante. Yes. Governor, nabalitaan po natin yung ginawang pagpapadlock sa dalawang minors, isa 14, isa 12 anyos sa loob ng quarantine facility sa isang bayan sa Palawan. Nagkaroon na po ba
ng aksyon o investigation ang inyong opisina tungkol dito? Ah, naresolba na yon. In fact, nandoon yung mga taga-social welfare ngayon. Eh talagang pasaway naman yung dalawang LSI na yon galing sa Cebu. Hindi makapigil. Doon yun sa quarantine facilities ng barangay ng Tinitian sa Rojas. Ngunit, alam mo na, yung pag-padlock, maski sa isip ng kapitan, tama yung ginawa niya, ang DSWD hindi talaga papayag na yung mga minors ay gawaan ng ganyang klaseng treatment. But na-resolve na yan dahil doon na sila sa barangay hall ngayon. At yung pagpadlock niya na Sig Martin, ano man yan, with the parents' consent. So hindi nila masabing may kasalanan yung kapitan. Ganun. Governor, follow up lang po. Pero totoo po bang pinahintulutan Opo. Ninyo yung mga ganitong gawain po sa gitna ng pandemya? O siyempre hindi. Hindi yan. Ngunit very isolated naman ito eh. Sa 367 barangays ng buong Palawan, nangyari lang ito the last few days. Isang barangay lang ito eh. So dapat i-correct lang natin. Huwag lang mabahala masyado. Okay. Siyempre, in the eagerness na ma-contain nga yung spread, siyempre yung kapitan doon, very resourceful din. But si yung kapitan naman, ang informasyon na dumating sa akin ay talagang with parents' consent yung pagpadlock. Kasi hindi mo talaga mapigilan yung restlessness ng mga bata na lumabas talaga maski gabi. Ganun po. Opo. Governor, nung June 22 po, nasa 70 mga individual yung dumating sakay na eroplano. Nung June 23 naman po, nasa mahigit 200 individuals ang dumating sa Palawan. Mula naman po ito sa Maynila sakay ng barko na kinabibilangan po ng mga local LSIS, authorized person at isang OFW. Sa ngayon po, kumusta na yung kanilang kalagayan at paano po yung naging pagtanggap ng Palawan province sa kanila? Okay, tayo ang nag-initiate nung magka-flights yun, starting mga June 15. Pero yung barko, before June 15, dumarating na yung barko at sinasalubong talaga natin at hindi natin pinapalagpas. Isa-isa yan na nirarapid test natin. At pag may sintomas at saka nakitaan ng positibo, reactive doon sa rapid test, siyempre, ginagawa namin ng tamang paraan. Then yung mga nasa aeroplano, may coordination tayo yan kasi tumatawag lahat yan sa ating call center. Ang lahat na papauwi namin sa lalawigan ng Palawan, kasama na yung mga pakiusap ng pamahalaang nasyonal, mga LSI, ROF, OFW, at saka yung mga APORS, kulang-kulang 6,000. Bago lang nag-maximize yung mga eroplano at saka barko ng kanilang mga pasahero. But we are ready kasi sinasalubong ng ating PDRRM team yan. Mabarko ka man o eroplano ka man, nandun kami. At talagang inaayudahan natin na sinisiguro natin na pag probinsya yan, hindi nga pumapasok ng Puerto Princesa City yan dahil maigpit din ang city. Tuloy-tuloy na namin silang dinala o sinasalubong ng mga kanya-kanyang munisipyo. Ganun po. Governor Alvarez, sir, alam natin na napakalaki ng epekto itong pandemya, lalong-lalo na sa turismo. At kayo naman dyan sa Palawan ay isa sa mga nangunguna sa tourism at yan din po ang pangunahing hanap buhay ng ating mga kababayan dyan. Ano po ang plano ng ating lalawigan para po ito malampasan itong problema na ito? Hinihintay lang natin na yung ating MGCQ magbago. But hindi natin na muna mabuksan katulad ng pagbukas sa Boracay kasi alam mo naman dito sa Palawan napakalawak ng probinsyang ito, napakahirap i-manage ang lalayo ng lugar at saka isa lang ang airport dito na international, yung airport ng San Vicente, El Nido at saka Coron, puro propeller aircrafts lang yon. Nakanda na rin yun sila in case na medyo luagan natin yung turismo natin. Dahil for your information, Sig Martin,
ang total revenue natin dito sa turismo na nawala, kasama yung Puerto Princesa City, kulang-kulang 150 billion pesos. Yun ang nagpapaikot ng ekonomiya ng Palawan. Kung mawawala yun na tuluyan at mag-aapat na buwan na tayong naka-medyo heightened alert. So, hinihintay namin yung signal galing sa national kung kailan natin pwedeng luwagan ito at ano yung mga protocol na gagawin. Nakahanda kami dyan. Ngunit, in our anxiousness to open our doors to domestic tourism muna, dapat yung ating preparasyon sa hindi lang minimal kung mahimo. kung mamarapatin, siyempre, higpitan natin, pero tanggapin natin yung mga local tourists muna. At wala muna ang foreign tourists. Yun ang natitingnan namin na medyo pwedeng gawin. Yan muna. Alright, Governor, kung sakasakaling ay maba pa ito ang ating pagsasakripisyo dahil sa COVID-19, at yun nga, kung wala namang turista at walang negosyo, wala rin makukuhang buwis ang ating gobyerno para ayudahan ang ating mga kababayan, para ipaikot sa ekonomiya ang ating gobyerno. Meron po ba kayong sapat na pondo dyan po sa Palawan? Ang inyong mga syudad, ang inyong mga bayan po ba ay merong surplus na pondo kung sakasakali para po ayudahan ang ating mga kababayan dyan? Sige Martin, maganda tinanong mo yan. Of course, yung probinsya, doon sa one-time grant, binigyan kami ng kalahating buwang era. That's about 122 million. Yung highly urbanized city ng Puerto Princesa, tumanggap yan ng kulang-kulang mga 275 million. Yung namang mga munisipyo, may mga one-month grant yan sila. Ngunit, naubos na yon sa apat na buwan, karamihan sa kanila. Kaya lang, yung instruction ng national sa atin, especially the ILG, na yung ating mga programs for infrastructure, pwede natin isang tabi muna yon hanggang medyo malagpasan natin itong pandemya na ito. So marami kaming pera na pwede namin i-reprogram. In fact, as we speak, the province of Palawan has roughly, including all our financials, we have about 5 billion pesos, of which yung 500 million nito, pwede namin itong ma-reprogram at saka ma-redirect doon sa fight against COVID. But sabi ko na nga, hindi naman pwede na lahat na lang ito ilaan mo roon sa COVID. Somehow you have to restart the economy. Otherwise, what will happen to this province if there is no economic activity whatsoever? Talagang everybody will be crippled, there is no income, there is no taxes that people pay to government, pati national magsasuffer. We are very happy that we contributed about 150 billion doon sa tourism sa cash flow ng probinsya, which participated also in the count doon sa ating national GDP. And ang total niyan ay sana increasing every year. But naudlo tayo dahil dito sa COVID. But nobody anticipated this. So, ang masasabi ko naman, there is nothing more prudent than to just exercise caution. And simula naman tayo uli. Dahil ang target namin sa turista sa Palawan in the next 10 years, after post-COVID, dapat siyempre magbalikan yan dito. Wala na yung mass tourism. Kung hindi kanya-kanya yon mga individual na mga lugar, yon ang paghahandaan namin. At sa the next 10 years, sana umabot uli kami ng 5 million tourists. From 2 million kami ngayon eh. Ang 5 million tourists, that is 3 times revenue, almost 3 times revenue ng ating 150 billion. That is the economy of Palawan. Kaya hindi pwedeng balansihin natin yung pag being very careful doon sa pandemya at saka doon pagbukas sa ating ekonomiya. Ganon, okay. Sig Martin. Opo, Governor, kunin na lang namin ang inyong mensahe sa inyong mga kababayan. At siyempre po dun sa iba pang mga LSI na na-stranded sa iba pang bahagi ng bansa. At siyempre po dun sa ating mga kababayan na talaga namang gustong bisitahin talaga ang Palawan. Okay, una-una, doon sa mga kababayan natin na na-stranded,
doon sa ibang lugar. Tuloy-tuloy kami yan kasi meron kami call center na ginawa eh. So, kami pa nga ang nagpa-facilitate ng kanilang mga health certificate galing kung saan sila nakatira. Ang pangalawa, eh, siyempre, as I said, tuloy-tuloy naman yung ating pag-supervise dito sa lahat ng nangyayari sa probinsya ng Palawan upang somehow maging normalize yung maging normal yung ating pamumuhay dito. But sinabi ko na nga na hindi pwedeng new normal na lang ang ating anticipate kundi lahat ng dapat pagtugunan ng pansin dito sa buong Palawan ay mabigyan natin ng tamang kaukulan. At huling-huli, pagbukas ng ating lalawigan, lalo na doon sa mga gusto talagang bumalik dito, ihahanda na namin yan. After June 30, we will have an announcement together with the national announcement na kung pwede na tayo magbubukas dahan-dahan para naman, siyempre, eh, matugunan natin lahat yung health protocols at yung si Mr. COVID ay ma-minimize natin yung epekto sa mga population natin, sa business, at saka doon sa ating total ekonomiya kasi gusto din namin makakontribute sa national economy because tourism is a number one contributor to our national GDP. Yun lang, Yusek Rocky. Thank you very much. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, Governor Alvarez. Maraming salamat din sa inyong lahat. Si Martin, Yusek Rocky, salamat sa pagkakataon. Salamat po. Samantala, bigyan daan natin ang Hatitulong Program na layo mapauwi ang mga na-stranded sa Maynila dahil sa umiiral na community quarantine ay pansamantala munang ipinagpaliban ang Balik Probinsya. Bagong Pag-asa Program, para sa iba pang detalye, panoorin po natin ito. Upang mabigyan ng pangmatagalang tulong ang ating mga kababayang nais magbalik probinsya at makapagsimulang muli, pinagtibay ni Pangulong Duterte ang Executive Order No. 114 o ang Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program. Go home to the province, they have the means of going back there. And there is a promise. What is really very important is we give them hope. Na-issue rin po kahapon ng ating Presidente ang Executive Order No. 114. Ito po ay yung sa Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program as a pillar of balanced regional development. Noong 20 ng Mayo, ang programa ay matagumpay na nakapagpauwi na ng mahigit 100 residente pabalik ng Leyte na inaasahang darami pa. At dahil nais agarang tugunan ang mga pangangailangan ng ating mga stranded na kababayan, ipinagpaliban muna ang rollout ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program upang ihandog ng ating pamahalaan ang hatid tulong. I decided as a matter of strategy na isuspend muna ang ating rollouts for the Balik Probinsya Bagong Pag-asa to give way, unahin natin. Kasi this was a very clear instruction from the President. Unahin, pauwiin na ang ating mga kababayan na stranded dito sa Maynila. And pagdating ng panahon, natapos na itong mga problema ng stranded, the Balik Probinsya will now take the second phase already in the succeeding rollouts and simultaneous rollouts to all of the provinces of their choice. Pilipino to, kababayan natin. Tanggapin ninyo and provide for sequestration houses if you want. Yung doon sila i-quarantine. Pero hati-hati tayo sa problema. Total, hindi naman kami nagkulang. Whatever you need, we provide. Kawawa naman. Tulungan ninyo yung mga Pilipino. Sa puntong ito, dumako naman tayo sa pinakahuling ulat mula po naman sa iba't ibang lalawigan ng bansa. Kasama natin si Zarina Lusuegro ng Philippine Broadcasting Service. Hello, Zarina. Magandang tanghali, Secretary Martin Andanar. Dito po sa hashtag COVID-19 Page Radio, narito na ang ating mga balita na iahatid namin sa inyo. Domestic tourism, tinututukan ng DOT Calabarzon para sa muling pagsigla ng tourism sector sa ilalim po yan ng mas maluwag na community quarantine. May report si Mara Pepanyo.
COVID Radio. Hashtag Laging Handa, Radyo Pilipinas Special Coverage. Tinututukan ng Department of Tourism o DOT Region 4A ang domestic tourism sa hangaring pasiglahing muli ang sektor ng turismo sa rehiyon sa ilalim ng mas maluwag na community quarantine. Sa pakikipanayam ng Radyo Pilipinas Lucena kay DOT 4A OIC Regional Director Marites Castro, sinabi niyang itinataguyod ng ahensya ang kampanyang Wake Up in Calabarzon sa pamamagitan ng promotional videos. Nakikipag-ugnayan din umano sila sa mga lokal na pamahalaan para hikayatin ang mga itong ihanda ang tourist destinations para sa mga lokal na turista sakaling isailalim na ang rehiyon sa modified GCQ at payagan na ang leisure travels. Ayon kay Director Castro, kung pahihintulutan ang magbukas ang tourism establishments tulad ng resorts, accommodations at entertainment centers, maging ang tourist transport services, asahan na umano na hanggang 50% lang ng full capacity ng mga ito ang papayagang mag-operate at ipatutupad pa rin ang minimum health standards na inilatag ng DOH. Samantala, base sa tala ng DOT 4A, noong unang quarter ng 2019 ay umabot sa mahigit 14 million ang tourist arrivals sa rehiyon, pero sa unang quarter ng 2020 ay umabot lamang ito sa 3.3 million. Bukod dito, noong 2019 ay 61 million ang mga turistang dumating sa rehiyon, kung saan mahigit 59 million ang domestic at mahigit 1 million ang foreign, pero ngayong taon ay zero growth rate ang tourist arrivals. Base naman sa inisyal na tala, umabot na sa 113.7 million pesos ang revenue loss mula sa kanselasyon ng bookings sa iba't ibang tourism establishments na akreditado ng ahensya. Hinimok naman ni Director Castro ang mga taga Calabarzon na tangkilikin ang mga lokal na pasyalan at produkto para unti-unting maibangon ang turismo mula sa epekto ng COVID-19 crisis. Mula sa lungsod ng Lucena, Mara Pepanyo, Radyo Pilipinas. Mula Lucena, magtungo tayo sa Iloilo. Mahigit 1,000 residente ng Iloilo City ay benepisyaryo po ng Tupad Post-COVID Intervention Program ng DOLE. May report si JP Hervas. COVID Radio. Hashtag Laging Handa, Radyo Pilipinas Special Coverage. Makakatanggap ng ayuda mula sa Department of Labor and Employment o DOLE ang 1,580 na residente ng Iloilo City na apektado sa pinatutupad na community quarantine. Ito ay sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o Tupad Post-COVID-19 Intervention na programa ng ahensya. Layunin ang programa na makatulong sa paghahatid ng mga pangunahing goods at services, paggawa ng face mask, pag-repack ng relief goods at iba pang posibleng trabaho na ibibigay ng local government unit o LGU. Ang naturang programa ay may kabuang pondo na nagkakalaga ng 6,365,534 pesos. Nagikan sa Iloilo, JP Hervas para sa Radyo Pilipinas. At yan po mga balita mula dito sa hashtag COVID-19PH Radio Radyo Pilipinas. Muli ako po si Zarina Lusuegro. Back to studio. Maraming salamat, Zarina Lusuegro. Naman alamin ang detalye kaugnay sa pinakabagong programa ng DOLE, makakausap natin si ASEC Alex Avila, DOLE Assistant for Labor Relations, Social Protection and Policy Support Cluster. Good morning po, sir. Magandang umaga po sa inyo, Secretary Martin Andanar at sa USEC Raquel Tobias at sa mga taga-subaybay po ng Laging Handa, Public Briefing. Good morning po, sir. Bagong programa ng DOLE, itong OFW Assistance Information System o OASIS. Ano ba ang layunin ng programang ito at paano ito makakatulong sa ating mga OFWs?
Ang Oasis po ay isang online platform na inilunsad ng Department of Labor and Employment kasama po ang OWA at PUA, pati po yung mga labor offices natin sa Ibayong Dagat para po makuha po ang initial information ng ating mga pauwing mga OFWs para po matugunan natin yung pangangailangan sa mga madalang impormasyon tungkol sa kanilang pag-uwi. At nasa gayon po ay maisagawa natin ang mas coordinated at mas epektibong pagtanggap sa kanila pagdating nila dito sa Pilipinas para matugunan ang pangangailangan nila sa testing, sa quarantine, sa transportation po sa kanilang accommodation facilities or quarantine facilities hanggang sa mapauwi na po sila sa kanilang mga home destination. Opo, ASEC, para po sa kalinawan ng lahat, ito po bang programa ay para lamang sa mga returning OFWs? At sino-sino lamang po ba ang sakop nito o saklaw nito o yung maaaring sumali sa naturang programa? Ang Oasis po ay nakadesign para i-capture po yung information ng ating mga OFW. Hindi lang po yung pauwi. Pero sa ngayon po, ang Oasis, ang system po ay talagang nakatuon po doon sa mga pauwi kasi sila po yung kailangan matugunan agad natin ang mga pangangailangan. Pero kahit hindi po returning, ay pwede rin po mag-register sa Oasis. Opo, ASEC, paano naman daw po makakapag-register yung mga interesadong OFW sa online platform po ba ito? At ano po yung site na dapat nilang puntahan? Yusek, ang gagawin lang po ng ating OFW ay i-type po sa kanilang mga electronic gadgets, pwede pong cellphone, pwede pong iPad, pwede pong desktop computer, yung oasis.owa.gov.ph. Yun po yung URL kung tawagin. Opo. At pag po na-type nila yan at pinindot po nila yung enter button ng kanilang gadget, ay lalabas po yung portal ng Oasis. At makikita po nila agad yung lengguwahe na pwede nilang piliin kung saan po sila comfortable na fill upan yung Oasis form online. Opo, ASEC, paano naman kung halimbawa hindi ka makapag-online itong ating mga OFW? Mayroon ba kayong alternatibong pamamaraan para makapag-register pa rin sila? Opo, pwede mo silang mag-fill out ng form manually. Ang form po ay ma-download sa Dole website. Naglaan po kami ng espasyo sa Dole website para po ma-download nila yung Oasis form. So kung sila po ay halimbawang nasa iba yung dagat at may pag-support na maibigay nila yung form or ma-submit nila sa aming mga labor offices, kami na po mismo ang mag-re-register online sa kanila. So kung hindi naman po magawa yan at dumating na po sila sa airport, pwede rin po sila, bibigyan din po sila ng form doon ng mga OWA personnel para po ma-fill out po nila yung Oasis form at kami na rin po ang mag-online registration para sa kanila. Sa katotohanan po, yung ibang dumating po last week hanggang ngayong linggo po ay yung mga hard copies po na may mga entries na po yung ating mga ibang OFW na dumating ay nasa amin ngayon para ho sa encoding at para ma-online registration po namin sila sa Oasis. Sa pagbibigay po ng impormasyon, hindi po ba ito lalabag dun sa tinatawag nating Data Privacy Act ng ating mga OFWs? Hindi naman po. Ang hinihingi lang po natin sa kanila ay impormasyon na may kinalaman po doon sa pag-uwi nila dito sa Pilipinas dahil gusto po natin na maging maayos yung pagdating nila dito. Hindi na po sila matagalan sa airport, sa testing,
pati ho dun sa pagpunta nila sa mga quarantine facilities. So, nakalagay din po sa system na ginagarantiya natin sa mga magre-register na OFW na gagamitin ang mga impormasyon na naaayon sa Data Privacy Act of 2012. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, Assistant Secretary Alex Avila ng Department of Labor and Employment. Puntaan naman natin si PTV correspondent Daniel Grace de Guzman mula sa Cordillera. Secretary Martin, Yusek Rocky, nanatili mangligtas sa COVID-19 ang mga persons deprived of liberty o PDLs sa iba't ibang mga jail facilities sa rehiyon, gaya ng marami sa ating mga kababayan dito sa labas, apektado rin ng nagpapatuloy na pandemya ang kanilang kabuhayan. Kaya naman sa 9th na taon na pagdiriwang ng Community Relations Service Month na ilunsad ng BJMP Cordillera ang Sagip Buhay Pamilya Program. Sa pagdiriwang na taunang ginaganap tuwing buwan ng Hunyo na ngayong 2020 ay may temang One Family, One Resilient Community, tulong-tulong na inihanda ng mga kawaninang ahensya ang mga food packs na ipinamahagi sa mga PDLs at identified indigent families ng mga ito. Proyektong naisakatuparan sa tulong ng kanilang mga donors, service providers at ilang mga opisyal ng mga lokal na pamahalaan na nagbahagi ng cash at in-kind donations. Sa kabuuan, aabot na sa mahigit 200 PDL at 36 na pamilya nila ang nabigyan ng food packs sa pamamagitan ng naturang programa. Patuloy namang tumatanggap ng donasyon para sa mga benepisaryo ang regional office ng BJMP dito sa lungsod ng Baguio. Para sa mga nais makatulong sa mga pamilya ng PDLs, narito ang mga maaari niyong i-donate. Heto naman ang mga tinatanggap na donasyon ng opisina para sa mga PDLs sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Magpasa hanggang ngayon, nananatili namang COVID-free ang lahat ng jail facilities dito sa Cordillera. Una nang naipabatid na negatibo o nagnegatibo sa COVID-19 ang lahat ng nakahalubilo ng isang newly committed PDL na napag-alamang positibo sa sakit noong June 1. Yan ay ilang araw matapos itong manatili sa isolation cell ng Baguio City Jail Male Dormitory. At yan na muna ang latest kaugnay sa sitwasyon ng ating mga PDLs dito sa rehiyon. Live mula rito sa Baguio City, Daniel Grace de Guzman ng PTV Cordillera. Para sa bayan. Maraming salamat, Daniel Grace de Guzman. Mula naman sa PTV Davao, may ulat si Julius Pakot. Ayong adlaw, Yusek Rocky, upang palakasin nga ang case-finding efforts para sa COVID-19 ay nag-alok ang lokal na pamahalaan ng Davao City ng isang libreng COVID-19 test sa mga pasaherong darating sa Francisco Bangoy International Airport. Yusek Rocky, simula nga June 29, 2020 ay magsasagawa ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Davao ng free testing kung saan yung mga pasahero na mga commercial flight na dumating dito sa lungsod simula noong June 8, 2020 hanggang sa kasalukuyan ang makaka-avail nito. Target na nasabing COVID-19 free testing ay makahanap ng mga pasyente, lalong-lalo na yung mga asymptomatic. Isasagawa ang nasabing libreng COVID-19 test sa pamamagitan ng reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR test. Ang budget na gagamitin sa nasabing free testing ay nagmula sa bayanihan grant na ipinasa ng LGU Davao City noong buwan ng Abril. Nasa 1,000 RT-PCR testing kits ang inihanda ng lungsod para sa nasabing mga pasahero. Ayon naman kay Davao City Mayor Sara Duterte na voluntaryo ito at sa kasalukuyan ay may listahan na sila. Nananawagan siya sa mga pasahero na i-avail ang nasabing alok ng city government. Bago simulan ang nasabing free testing ay maglalabas ng mga guideline ang city government ng Davao kung paano makaka-avail nito. Maaari naman na makipag-ugnayan ang nasabing mga air travel passengers sa COVID-19 Task Force Operation Center sa pamamagitan ng pag-contact ng mga numerong nakikita ninyo ngayon sa inyong TV screen.
Yusek Rocky, COVID update naman tayo, COVID-19 update naman tayo dito sa Davao Region. Kahapon ay 13 nga na ang nadagdag na mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 dito sa Davao Region. Kaya umakyat na sa 488 na confirmed COVID-19 cases ang natala ngayon dito sa Davao Region. Samantala, ang good news naman ay walang nadagdag na namatay sa nasabing sakit. Kaya nananatili na nasa 31 ang mga nasawi sa COVID-19 dito sa Davao Region. At kahapon nga ay nakadagdag ng 8 ang nadagdag ng mga nakarecover sa nasabing sakit. Kaya umakyat ang bilang ng 311 na nakarecover sa COVID-19 dito sa buong Davao Region. At yan muna ang latest mula dito sa Davao City, Julius Pakot para sa bayan. Maraming salamat sa iyo, Julius Pakot. Samantala, dumako naman tayo sa COVID-19 cases sa bansa. Sa huling talapon ng Department of Health, as of June 24, 4 p.m., umabot na po sa 32,295 ang dami ng mga nagpositibo sa COVID-19. Kahapon, nadagdagan ng 18 ang mga nasawi, kaya umabot na ito sa 1,204. Samantala, patuloy pa rin naman po ang dami ng nadagdag na kaso ng mga nakaka-recover. Kahapon, naitala ang additional na 214 recoveries. Kaya naman nasa 8,656 na po ang kabuang bilang ng mga gumaling sa COVID-19 sa bansa. Kaya naman po hindi kami magsasawang ipaalala sa lahat ang physical distancing, tamang pagsusuot ng face mask at palagi ang paghuhugas ng kamay, tandaan sa pagsunod at pakikiisa sa pinatutupad na guidelines ng pamahalaan, makakatulong ka upang mapagtagumpayan natin ang laban sa COVID-19. Bahay muna, buhay muna. Samantala, sa kabila po ng patuloy na tugon ng pamahalaan sa gitna ng pandemya, ang kooperasyon at pakikiisa ng lahat ay mahalaga upang malampasan natin ang sama-sama ang hamon ng COVID-19. If we give the right information, let us consider that as part of our civic duty. The fight against coronavirus is an arduous and protracted one, but this is a battle worth fighting and winning for. The fight against COVID-19 starts at your doorstep. At yan nga po ang mga balita ng aming nakalap ngayong araw. Maraming salamat po sa mga naglaan ng kani-kanilang oras sa pagbibigay linaw sa mga impormasyon na mahalagang malaman ng ating mga kababayan. Ang public briefing ay hatid sa inyo na iba't ibang sangay ng Presidential Communications Operations Office sa pakikipagtulungan ng Department of Health at kaisa ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP. Asahan niyo ang aming patuloy na pagbibigay impormasyon kaugnay sa mga update sa ating paglaban sa COVID-19 pandemic. Maraming salamat din po sa Filipino Sign Language Access Team for COVID-19. Mula po sa Presidential Communications Operations Office, ako po si Yusek Rocky Ignacio. Ako po si Secretary Martin Andanar. Magkita-kita po tayo muli bukas. Lunes na kalagay. Dito sa public briefing hashtag laging handa PH. Kaya natin to. Kaya natin to.